Hello po sa inyong lahat mga kamatsas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ituloy natin sa game number 2 dito pa rin sa bakbakan nila Super Grandmaster Wesley So and Super Grandmaster MVL. Sa game number 1, tabletas ang nangyari. Ano naman kaya ang nangyari dito sa game number 2? Nagkapisaan na ba? Yan ang ating titignan. White si Wesley, black si MVL. Wesley played D4, MVL played Knight F6, nag-C4, nag-G6, Knight C3 at napusuan ni MVL ang kanyang paboritong Grandfield defense. Pinasok naman ni Wesley ang tinatawag na Grandfield exchange variation. Nag-E4, Knight take C3, B take C3, Bishop G7, syempre preparing to castle na. Bishop E3, interesting third line kasi dito ang pinaka-common palagi ang ginagawa ay Knight F3, pumapangalawa ang Bishop C4. Yan ang pinaka-loaded ng napakarami ng gumamit. Pero itong third line, hindi pa masyado. Bishop E3, at syempre, hindi mawawala ang sahog, ang sangkap ng C5 na para pangkurot pressure kagad sa D4. Ang ginawa, nag-knight F3, nag-queen A5. Ayan. So medyo maagang nang iirita dito si MVL, no? Ang ginawa, nag-knight D2. Interesting din ang binitawan ni Wesley. Pinabayaan niyang libre, nakahang ang kanyang pawn sa C3. Bakit? So mamaya tingnan natin. Ang ginawa dito, nag-knight D7 si MVL. Inignore lang. Dead ma, hindi pinansin. Kasi kung kakapturein, titikman ang pawn sa C3, merong kasing rook C1. Ayan, lalabas kasi yung mga malalakas na idea ng puti activities kumbaga. So queen A3, para kahit papaano, may pressure sa A2, may rook take C5, yun nga lang medyo mabilis ang effect. Kasi threat yung bishop sa C8. So dito, magka-castle para may depensa yung bishop. Then magku-queen B3, yayakapin na ang queen para mapalit-palit, ma-neutralize, knight takes B3. At dito kung inyong maoobserbahan, nakalatag, nakauna nang nakaporma ang puti sa queen side. Usually pagka ganito, medyo danger ito sa black side positional ha. Kasi mamaya may mga rook C7 na. O diba, may kiliti na sa 7th rank, nakaporma na eh. Kaya dito, hindi mainam na capturein yung pawn sa C3. Kaya ang ginawa ni MVL, minabuti na lang niya mag-develop, nag-knight D7, at dito, nag-knight B3 si Wesley. Tineret, ini-invite niya talaga na, sige, capturein mo ang pawn ko sa C3, parang ganon. Pero risky daw yung knight B3 na yan. Ang mainam daw na tira dito ay rook C1 lamang. Para depensa lang sa pawn sa C3. At kung magnais man si MVL na capturein ang pawn sa A2, theoretical pattern naman talaga ng Grandfield sa puti yan. Pinapa-capture naman talaga yan. Tapos yun nga, matitempuhan, Bishop C4, paki-imagine nyo po. So lalabas yung mga developments din mamaya. May atake yan, may compensation yan. Okay, rook C1 lang daw. Pero ang ginawa ni Wesley, nag-knight B3, bakit naging risky ang knight na yan? Ang ginawa ni MVL dito, nag-queen C7. Hindi niya kinapture yung pawn. Kasi kung kakapture niya ang pawn, baka tabla na mauwi. Queen take C3, harang, bishop D2, then queen B2. Ayan. So, syempre, may pressure sa D4. Obligado mag-react ang puti dito na may ano kagad, may impact. Bishop C1. Tetretin ang queen sa B2. So, queen C3 check, bishop D2, queen B2. Magsasayaw ang queen, magsasayaw ang bishop. Tabletas na naman. At palagay ko, tanggap naman ni Wesley kung ganyan na mangyari, no? Nakaset na sa kanya yan. Kaya dito ay after knight B3, inayawan ni MVL. Magkakapalit na naman. So queen C7 and then nag-rook C1. Ayan. At yan ang novelty na binitawan dito ng ating pambato. Okay? Kasi ayon sa huling laban na naitala noong 2011, may tumira ng bishop E2. Ang nangyari, nauwi sa tabla. Okay? At meron namang tumira ng Bishop B5 noong 2018, nanalo ang black. Ipopost ko na lang ang links niyan sa description below kung gusto niyong silipin. Okay? So, pero balik tayo dito sa Rook C1, novelty, kinaslingan lang ni MVL. Pero dito, ayon sa malakas na computer engine, ang maganda raw na estratehiya ay mag C4 na daw. Okay? Knight D2, balik, then B5. Yan pala ang mainam dyan. Ngayon, kapag nag A4, mag A6 lang. Kung mag rook A1, parang idea, mag A8x B5, rook B8 lang para manatiling solido. A8x B5, A8x B5, at dito, naglagay pa siya ng continuation, queen B1, pero castling lang.
Okay? Dito equal ang evaluation pero napakaganda. Mainam ito sa black. Baga magbuo ang ngipin ng sentro pero wala. Kaya namang basagin mamaya yan. Timing lang. May E5, mga ganun. F5. Okay? So yan daw ang mas mainam. Pero dahil bago nga ang Rook C1, eh siguro kinapa ni MVL, nag-castle siya. Nag-bishop E2, develop, preparing to castle. Nag-knight F6 para may threat sa E4. At dito nag-F3 para depensahan ang E4. So dito, kung mapapansin nyo, eh coach, ba't di kinain yung pawn sa C5 ng knight? Pag capture eh, supportado naman ah. Kaso pipitikin lang eh. B6, aalis, o ditapyas yung pawn sa E4. Vital ang pawn sa E4 mga kamatsyas ha. Hindi pinagpapalit yan sa mga pawn lang nasa gilid-gilid or medyo malayo ng bahagya sa center. Kaya dito, kailangan pangalagaan. F3, then B6. Interesting ang binitawan dito ni MVL mga kamatsyas. So, kung mapapansin nyo, aba, kung hatawin ng capture-capture sa C5, tipong lalamang ng isang pawn ng puti ah. Daming naka-threat dyan ah. Pero, ang ginawa dito ni Wesley, tinanggap nga, nag-detake C5. Risky daw yan mga kamatsyas. Interesting kasi yung basics ni MVL eh. So dito, ang tira lang daw ay queen dito na lamang, develop, or castling na lang. Yan, mas mainam pa raw yan kumpara sa kinapture yung pawn sa C5, may knight D7, good move. Biruin nyo, parang wala lang no? Kala ko kasi kakapture si MVL dito sa C5, knight D7 lang oh. So dito, kinapture ni Wesley uli yung B6, A6 B6, eto na, dito na naramdaman eh. May threat sa pawn sa A2, nag-queen C2, pang depensa, then depensa na rin sa C3, baka mamaya matimingan, bishop take C3, mga ganun. Nag-queen A7, pinilahan na para pabagsakin ang pawn at masabing mabawi ang isinakripisyong isang pawn. At dito, nag-rook A1. Siyempre, lamang tiyan din yan, gat maaari, huwag ipabawi. Rook A1, depensa lang. Then ang ginawa, nag-bishop A6. Siyempre, ang bawi naman ni MVL dito, eh, makapag-develop siya na makapag-develop hanggat maaari. Ang ginawa dito, nag-bishop D4. Tinapatan ang fianchetto dark square sa G7. Bakit? Kasi, kung magkakasling lang ang puti, eh wala na. Natagpasin lang ng simple, capture, bishop takes C3. Bawi na yung sinakripisyong pawn. Okay? Kaya dito, bago magkasling si Wesley, tinapatan niya muna. Stop muna. Parang ginanon niya muna yung fianchetto. Then, pinabayaan lang ni MVL, tuloy lang sa mainam na pag-develop, paturo sa weak pawn sa C3, rook FCA. Ang ginawa ni Wesley, nag-castle mga kamatsyas. Dito, kung titignan nyo yung position, parang normal lang ang ginawa ni Wesley castle, no? Pero, blunderacious pala yan. Blunderacious pala yan mga kamatsyas. Kasi nakita ko lang sa analysis ng strong computer engine. Ako rin, hindi ko rin mamamalayan eh, na blunder na pala yan eh. Ang tira lang daw dito, eh hatawin na daw talaga. Bishop takes A6, queen takes A6, then queen E2. Ganyan na lang daw ang pasukin. Tapos ang gagawin ng black, B5. So marami pang pasikot-sikot yan. So pero playable ang black dito kasi weak pa rin naman yung pawn sa C3 eh. Pero balik na tayo dahil nag-castle si Wesley, blunderacious, hindi rin napansin ni MVL, kinapture niya yung bishop sa E2. Okay lang ang puti. So, ano kaya dito ang na-miss ni Wesley mga kamatsyas? Na kung nagawa ni MVL yon, tapos na laban. Decisive advantage ang black. Bigyan ko kayo na kaunting segundo para ma-post at pakigess nyo. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat. Ito pala may ganito na. Bishop takes D4. Kung nagawa yan mga kamatsyas, tapos na ang laban na ito. Bakit? Knight takes D4, pwersado, then may B5 lang, simpleng B5 lang oh. Ano idea? Mag-E5 na ang black, then ite-threat yung knight, hindi makakaalis dahil yung queen sa A7 ay talagang nakaturo sa king sa G1. So dito, pagpalagay nating remedyohan para masabing makailag nga naman, di ba? King H1, hindi pa rin makakawala sa queen takes D4 naman. Pag kinapture, rook takes queen, lamang ng isang buong pyesa ang black, walang compensation ang puti. Okay, walang kapalit, buong buo. So, paano re-remedyuan? Eh kung iilag naman, eto na nga eh. Bagsak ang isang pyesa. Gravacious pala yun, bishop takes D4. Hindi nakita ni MVL. So, ang ginawa niya, kumbaga ito na lang ang naging plano ni MVL, ang naging mindset niya dito, ay mag E5, bishop E3,
nabawi nga naman yung pawn na isinakripisyo niya. Yun lang yung mabawi yung isang pawn, pero meron na palang ganung hit na mabigat pala yon. So dito ay equal pa rin. Rook FC1, rook takes C1, rook takes C1, queen takes A2. So dito lumamang ng isang pawn si MVL, pero wala eh. Simple na lang eh. Capture, capture, kaya pinalamang ni Wesley. Meron kasi siyang rook C7, control the 7th rank. Then dito, tumakbo knight F8. O, dipitas din ang pawn sa B6. Equal pawns, same side, tag 4 pawns. Nag-rook B2, rook C3, obligadong suportahan. Knight E6, bishop E3, para pagtungtong man ng knight sa F4. Delikad din yan, baka mamaya maka-knight F4 eh. Ika-capture rin talaga. So dito, nag-bishop F8, rook D3, tamang placing-placing lang. Rook B1, checking F2, knight F4, kinapture na capture. G3, rook B2, checking G1, then nag-bishop D6. Ipinasubo na ni MVL. Sige, capture mo na bishop ko. At yan nga ang ginawa. Tagpas din naman ang knight. King G2, nag-rook B2, check. King H3, nag-F takes G3, H takes G3, nag-H5, G4, H takes G4, king takes G4. Nag-king G7, nag-king F4, rook B5, king G4, rook A5, king F4, rook B5, king G4, rook A5 ng king F4, rook B5, king G4. Hindi na mga kamatchas. Dahil threefold repetition na. So sobra na. Extra rice na yan. Okay, tabletas ulit ang kanilang game number 2 mga kamatchas. Ayun ba? Hindi pa nagkakapisaan. Tingnan naman natin kung ano ang nangyari. Mainit na ba yung kanilang game number 3? Yan ang kaagad-agad nating isusunod mga kamatchas. At bago tayo magtapos ay atin munang pasadahan ang naishare sa atin uli ni former world champion Robert James Fisher. Ang sabi niya, it's just you and your opponent at the board and you're trying to prove something. So dito parang may itinuturo dito si Fisher na kahit sino ang katapat mo, dapat may prove ka na something. Parang lumalabas, may killer instinct ka na talunin mo ang kalaban mo. May ipuprove ka nga eh, di ba? Pag nanalo ka, may na-prove ka na something, di ba? Pero, syempre, huwag mo namang sabihin sa kanya na, mas magaling ako. Huwag naman yan, parang sa sarili mo na lang yon. Parang ano yan eh, kumbaga, hugot ng inspirasyon ni Fisher na kapag naglalaro siya, may ipuprove siyang something. Pero syempre, siya na lang nakakaalam nun, di ba? Ano siya, nagtuturo siya ng fighting spirit eh, fighting mode. Kahit na kaibigan mo pa ang kalaro mo. Naalala ko nga yung pinag-aralan natin nung nakaraan na quotation ni Magnus. Sabi niya, kung gusto mo talagang makarating sa top, eh hindi mo maiiwasan ang risk na ma-isolate ka sa mga ibang players. Kasi nga, para mapunta ka sa top eh minsan kalaban mo, kaibigan mo, di ba? Pipisakin mo kaibigan mo eh. Oh, 'di ba? Talagang ano 'yon, nakakailang 'yon. Kasi yung kaibigan mo seryoso rin naman sa chess 'yon, 'di ba? Masakit sa kanya 'yon, pero kailangan mong gawin 'yon eh. Kung gusto mo talagang humarurot, fighting mode lang. Fight lang talaga. So, walang kaibigan, walang personalan, board lang ang usapan. Pisakin mo ang kalaban mo o kaya talo ka, okay lang 'yon. Basta kailangan ibigay mo 'yung pinaka-best mo, i-prove mo 'yung something na tinrain mo, nag-practice ka, 'yon. Yan ang na-share ni former world champion Robert James Fisher. Maraming salamat muli sa inyong matiyagang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na ito. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ang like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na ito, paki-comment nyo na lang sa section below. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita naman tayo sa game number 3 sa bakbakang Wesley and MVL. Maraming salamat po.